Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ng ating pakatutukan ngayong gabi sa Batang Quiapo. Dito nga na ikinukulong itong mga kaibigan ni Tanggol dito sa Bartolina dahil sa mga kaguluhan na idinulot nila dito sa basketball court at pinag-aagawan nga itong rasyon ng kanilang pagkain. At nagtataka naman itong si Teng kung ano daw ibig sabihin dito nga ni Makasantos at sinabi nga kung gusto daw nilang mabuhay ay magsiksikan sila na parang daga. At dito napansin ni Teng ang isang maliit na butas at dito nga na sinipa niya at yun nga ay talaga namang lumaki pa nga ito at isa-isa silang lumabas. Kaya yun palang tinukoy dito ni Makasantos na kung gusto nilang mabuhay ay pilitin nilang makalabas doon. Hanggang sa nakalayo-layo na nga sila dito nga sa Bartolina na pinaglagyan sa kanila. Subalit ay gusto naman dito ni Warden na puntahan itong mga naka-Bartolina dahil gusto niya bigyan ng leksyon. At nang makarating na nga sila dito sa Bartolina, ay nagulat ang mga ito nang wala na silang madatnan roon. At sinabi ng mga pulis na nagbabantay roon na nakatakas daw mga ito. At galit na sinabi ni Warden na hanapin daw ang mga ito at huwag hayaang makatakas. Kaya agad na pinakilos dito ni Warden ang mga grupo ng mga pulis. At hanggang tumawag na nga dito sa presinto at humingi ng backup. Kaya agad na dali-dali na pinatawag ni Suarez itong sina Rigor at Mando at iba pang mga kasama nito. At dito na sinabi na may kailangan daw silang irespondi na mga prisong tumatakas. Kaya agad din naman na nag-asikaso mga ito at pinuntahan agad-agad din itong mga kulungan kung saan ay binalita na may tatakas nga ng mga bilanggo. Samantala, nakarating na rin itong sinatanggol sa lugar kung saan ay pinag-usapan dito ni Marcelo at Makasantos. At wala pa nga ang mga kaibigan doon ni Tanggol. At dito naman na sinabi ni Ben na sa laki ng lugar na iyon ay mahirapan daw silang makita itong mga kaibigan ni Tanggol. Hanggang sa nakarinig sila ng mga putukan ng baril. At dito nila inalam. At tama nga na dito na nga na pinaghahanting ng mga pulis itong mga kaibigan ni Tanggol na tumatakas. Kaya takot naman ang naramdaman ng mga kaibigan dito ni Tanggol, lalo na't sumigaw itong si Warden na wala daw ititira sa kanila at tapusin silang lahat. At dito naman na sinabi ng isa sa mga kaibigan ni Tanggol na nasukul na daw sila at nasundan na ng mga pulis. At dito rin na sinabi ni Teng na kinakailangan daw nilang magtiwala dito kay Tanggol dahil nabuhayan nga sila ng pag-asa nang makita nila itong si Tanggol na pinapaputukan naman itong mga pulis na humahabol nga sa kanila. At dito din na sumama itong si Mayor Celso kung saan ay gusto na rin niyang makatakas bago pa mahuli ang lahat at hindi pa nga niya naisabi dito kay Bubbles kung sino talaga ang kanyang tunay na ina. At bagamat dito naman na narinig ni Olga ang pinag-usapan dito ni Don Julio at dito ni David na kapag makuha daw di umano ni David itong si Catherine at mapakasalan ay sigurado na sa kanya daw ipapamana ng mga kabalyero ang kayamanan nito. At isa lamang ang pakiusap dito ni Don Julio na magiging magpakabait itong si David nang sa ganon ay magustuhan daw siya dito ni Catherine. At may kasunduan na nga itong si David at itong Senyora Bettina na kung mahanap daw niya ang nanggangalang Samantha at iharap nito ay dito niya natutulungan itong si David na makuha itong mga kamay ni Catherine at magiging niyang asawa. Kaya po sigido naman dito si David na alamin kung sino nga ba itong si Bubbles o Samantha. Dahil narinig din niya na itong si Tanggol ay kasama nga dito ni Bubbles. At yun naman ang ating pakatutukan at aabangan dahil tila natakot na rin itong si Bubbles kung ano ang magiging kahinatnan dahil sa mga tauhan daw di umano ni Pablo na humahabol sa kanila. Yan po ating pakatutukan sa Batang Quiapo.